malapit na. Ayos. Ang sabi ng geosensors ko, nasa Northern Kingdom tayo ng Israel noong panahong 850 BC. At sabi ng thermal sensor ko, 3 taon nang hindi umuulan dito. Wow, napakatagal na tagtuyot naman nun. Oh, hello! Kumusta? Oh, oh! Sasakay ka na! Huh? Pasensya ka na, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo sa taas ng puno? Hindi ako makapaniwalang may igos. Sa gitna ng tagtuyot. Pero nang narinig ko kayo, nagulat ako kasi akala ko tauhan kayo ni Haring Akab. At bakit kayo natatakot sa kanya? Siya at si Rain ng Jezebel gustong ipapatay ang aking amo. Bakit? Sino ba ang amo mo? Siya ay si Elias, propeta ng Panginoon. At sino kayo, mga bagong kaibigan? Hi, ako po si Joy. Ako po si Chris. At ako po si Gizmo! Mukhang nakilala na ninyo si Tobias. Hali kayo, sumama kayo sa amin. Teka, saan tayo pupunta? Paharap kay Haring Akab. Hindi ba siya yung nagpapapatay sa'yo? Mm-hmm. At pupuntahan natin siya ngayon? Mm-hmm. Okay, tanong lang. Bakit? Meron akong hamon sa kanya. Isang palagsahan. Sumasamba ang Israel sa Diyos-Diyos ang si Baal. Patutunayan ng Diyos ngayon na siya at siya lamang ang nag-iisang tunay at makapangyarihang Diyos. Kung makapangyarihan siya, bakit hindi niya tapusin ang tagtuyot? Tatapusin niya. Talaga po? Kailan po? Malapit na. Subalit kailangan talikuran ng Israel ang mga Diyos-Diyosan at sumamba sa Panginoong Diyos, ang lumikha ng buong mundo. Elias, eh paano si Baal? Anong klase kapangyarihang meron siya? Kapangyarihan? Tama, alam mo na. Nakokontrol ba niya yung ulan, pati yung kidlat, ganun din ang oras. Nababalik ng health points? O bakit? Gumagamit sila ng bato. Inuukit na parang ribulto at tinatawag na Diyos. Pero bato pa rin yun na ginawa lamang ng kamay ng tao. Mga ribultong may bibig ngunit di nagsasalita. Mga mata na di nakakakita. Ang sino mang manampalataya sa kanila ay walang patutunguhan tulad rin ng mga ribultong.